Yun no, so what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ May para sa isang panibagong vlog na kung saan guys, no, gusto ko lang mag-share sa inyo ng aking insights regarding dun sa mga bagong kaibigan natin or mga bagong vloggers na umusbong or sabihin natin dun sa mga nagbabalak palang mag-vlog ngayon this year 2024, no? So may mga nagme-message kasi sa akin na DJMA, congratulations. DJMA, paano ba talaga yung proper way? Paano ba mag-grow yung subscribers namin? Kasi until now, hindi pa rin kami namo-monetize. DJMA, paano ba mapataas ang revenue? So ayan guys, no, pag-uusapan natin yan dito sa video na to. At syempre, most likely yung explanation natin is raw. So dire-diretso lang hanggat mari, walang editing masyado to para kahit papano is makinig talaga kayo mabuti. Diba? At sana itanim nyo to sa mga utak nyo, no? So una sa lahat guys, nag-start ako sa YouTube way back 2020. At yung sitwasyon nyo, ganyan din ako before. So naghahanap ako ng mga sagot dun sa katanungan ko na paano nga ba ako magkakaroon ng subscribers? Paano kaya angat yung subscribers ko? Even though hindi ako sumasali dun sa mga sub for sub, which is naranasan ko yun guys. Naranasan ko din sumali sa mga paangat program. That's why katulad ng mga sinasabi ko sa mga natutulungan ko is natuto ako sa ganong experience ko. That's why ngayon, nabibigyan ko sila ng mga tamang advice. Ngayon guys, ito lang yung maipapayo ko sa mga nagbabalak mag-vlog or dun sa mga gustong pasukin ang vlogging sa Facebook or YouTube, no? Una sa lahat guys, huwag nyong ipaprioritize masyado yung nag-vlog kayo because gusto nyong kumita or gusto nyong gawing hanap buhay si YouTube, no? Kasi madami din akong mga natulungan, madami din tayong mga naging kakilala na nag-stop sila ng YouTube. Bakit? Kasi ang pinrioritize nila, imbis na, alam mo yon, i-enhance nila yung skills nila or yung content creation, content thinking, no, dun sa sinasabi nating ways kung paano ba talaga sila pwede mag-grow dito sa social media is mas nag-focus sila doon sa revenue. Diba? So, syempre, kung ikaw yung content creator, tapos makita mo everyday, hindi naman tumataas yung revenue mo, may nadadagdag. 1 peso, 2 pesos, diba? 5 pesos. So, kung naka-dollars man yan, diba? 5 cents, 10 cents. So, talagang hindi ka talaga sisipagin mag-upload kasi doon nila nare-realize na hindi pala ganun kadali ang revenue sa YouTube pag nag-i-start ka pa lang. So that's why ngayon, sinasabi ko pa lang dun sa mga natutulungan natin, sa mga bagong kaibigan natin, na i-enjoy nyo lang. Kasi at the end of the day, yung experience nyo kasi ang magtuturo sa inyo para kahit papano, ma-enhance nyo yung vlogging nyo. So ang tendency, kung ma-enhance man yan, so mas gumaganda or gumagaling kayo sa pag-iisip ng content. Diba? Kasi yun lang naman ang kailangan nating matutunan, yung basic sa editing, ano ba yung sa palagay mong niche na nararapat sa'yo. Kasi even though busy ka, I know may mga niches na bagay sa'yo. Like for example, nagtatrabaho ka sa construction, diba? So busy ka that time. So paano mo pwedeng gawing, paano ka pwede gumawa ng content habang nagtatrabaho ka? So yun yung isang example na pwede mong i-vlog kung pwede naman sa leader nyo, for example, sa construction site na i-vlog mo yung ginagawa mo. And then, syempre, konting ano ka, video-video, and then pagka-upload mo sa YouTube, so lagyan mo lang siya ng title, like for example, paano maghalo ng semento, yung mga basic na ganon, paano gumawa ng hollow blocks. Kasi hindi nyo alam guys, sobrang daming viewers sa YouTube. Kasi ang YouTube is buong mundo yan. But syempre, kung ang title mo ay Tagalog, so syempre, most likely ng viewers mo, Pinoy, no? Pilipino, Pilipina. Ang aking ibig sabihin guys, hanggat maaari itong video na to, ayaw kong maging sobrang specific. Kumbaga gusto ko lang kayong bigyan ng paalala, lalo na dun sa mga kaibigan natin na nagbabalak mag-vlog because of money, is huwag muna, no? So mas maganda talaga, kaya nyo pinapasok tong vlogging, it's because gusto nyo makapagpasaya. And at the same time, gusto nyo rin talagang ipakita yung true personality nyo. Kasi ako guys, sa totoo lang nung una, sobrang tahimik ko. Hindi ako talaga ano sa camera, pero nung tumagal-tagal parang alam niyo yun, 'di ba? Parang umusbong na lang, bigla na lang naging ganito yung personality natin. So para sa akin, sobrang laking bagay ni YouTube na na-enhance niya yung way kung paano ako magsalita. And at the same time, yung pagiging mahihiyain ko before, so nawala na yun, 'di ba? Actually hindi naman ako mahihiyain dati, yung alam niyo yun, yung parang hindi ako sanay sa camera, 'di ba? So yun yung aking ibig sabihin. So sana guys, no, nakikinig pa rin kayo until now.
At para sa akin talaga ang pinaka the best way guys, pag-aralan niyo yung mga basics, editing, 'di ba? Sobrang daming tutorial sa YouTube paano kayo pwede makakapag-edit ng pictures nang libre, nang walang bayad, no? And at the same time, yung mga basic editing sa videos, 'di ba? So ang daming editing apps na libre lang sa cellphone, like yung CapCut. Actually, CapCut lang ang gamit ko ngayon, so libre lang 'yon. 'Di ba? So pag natutunan mo 'yon, actually mamaniin niyo na lang si YouTube. So ang iisipin niyo na lang kung ano ba talaga yung content na gusto niyo gawin. Kasi syempre, guys, kailangan isipin niyo din yung mga viewers niyo. For example, nagpunta ka sa ganitong niche or content. So iisipin mo, no, kung ilan yung sa palagay mo na percentage ng viewers ng content na to. For example, yung content mo i-nag-focus ka sa isa lang. O sabihin natin sa mga bagay na hindi naman talagang tinatangkilik ng mga tao. So expect mo na mababa ang views, 'di ba? Kaya ito rin pala guys, paalala ko. Kaya marami rin sa mga kaibigan natin ang napapahamak, especially sa pag-upload ng videos, no, lalo na yung mga hayok na hayok, kumita agad ng malaki, is nagre-reuse content sila or sabihin natin, nag-upload sila ng videos na hindi naman talaga kanila, or alam mo yun, yung mga videos like sa pinapalabas sa ABS-CBN or sa GMA. So, ang tendency, dinadownload nila yung video and then nire-re-upload nila sa channel nila. So, nangyayari, no, pag nag-apply sila ng monetization, eh hindi sila natatanggap. No, because nga hindi naman sa kanila yung video at nireport nung may-ari yung videos nila. Kasi ganun yun eh. Once na ikaw ay nag-upload ng videos na hindi sa'yo, magno-notified dun sa original uploader yon. So nakadepende sa kanila kung ire-report ka or hindi. So kaya napapahamak. And for example, monetize ka naman, diba? So wala rin. Ang nangyayari, minsan nade-demonetize pa, diba? May mga nakakalusot, pero most likely sobrang risky niyan yung pag-upload ng videos na hindi naman sa inyo guys. Kaya para sa akin, sa mga bago, wag nyo na subukan yung ganun. Okay, para kahit papano tuloy-tuloy yung growth nyo sa social media. And by the way guys, pwede nyo din bisitahin yung aking YouTube channel. Pwede nyo siyang obserbahan yung mga videos ko na mataas ang views. Kasi dun pa lang makikita nyo na yung ibig ko sabihin, kung ano ba yung naging sikreto ko. That's why umabot na tayo ng almost 34,000 subs. So para sa akin guys, sobrang laking milestone na yon. Even though 3 years, 4 years na tayo sa YouTube, but still natutuwa pa rin ako kasi tuloy-tuloy na yung growth ng channel natin. Even though hindi naman masyado active yung aking pag-upload. Kung mapapansin nyo guys, ang pagitan ng upload ko 9 days, 10 days ago or 2 weeks pa nga minsan, no? So that's why talagang para sa akin sobrang laking bagay nang i-enjoy nyo lang yung vlogging. Okay, kasi makikita nyo sa channel guys kung enjoy naman sila sa vlog or kung nagpo-focus lang sila sa revenue. Okay? So ayun lang guys, ayaw ko lang kayong matulad dun sa mga nakilala ko sa social media na ningas kugon. So pag sinabing ningas kugon, sa una lang sila nahahype or sa una lang sila masipag, tapos habang tumatagal, habang nakikita nila na hindi naman pala ganun kalaki yung kikitain sa YouTube, eh bigla na lang mawawala. Diba? So sayang naman lahat ng pagod, puyat at pag-iisip kung hindi ka makakarating dun sa finish line na tinatawag natin, ano, yung pagiging successful vlogger mo kung hindi mo siya mararating. And by the way guys, kung sa tingin mo na motivate ka or na-inspire ka ng video na to, eh wag nyo rin kakalimutan na i-like, i-share nyo din tong video guys. And of course you can also subscribe our channel DJMA for more videos like this. And ayun guys, no, naka-mic pala tayo, so pwede nyo panoorin yung vlog natin, I think nung last week, kung saan ko binili tong mic na ito. No, no, talagang nakakatulong para kahit papano, no, even though medyo maingay dito kasi nakabukas yung electric pa natin, eh klaro yung boses natin. Okay, so yun lang guys, no, wag niyo kakalimutan palang i-share itong video na to para sa mga tropa natin na sa tingin niyo alam niyo yun, parang tinatamad na mag-vlog. Diba? So hangga't maaari guys, tulungan natin sila, bigyan natin sila ng motivation. At isa pa pala yan, no, wag niyo papansinin yung mga ano, yung mga kakilala niyo. No, kasi yan ang unang magiging basher niyo. 'Di ba? For example, nagsisimula ka mag-vlog. Tapos malaman-laman na 'yung ganito, 'yung mga tropa mo, "Uy, vlogger na si ganyan," 'di ba? "Uy, vlogger." So parang kakantsawan ka. So in a sense na may times talaga kasi na pag nagsisimula ka tapos makarinig ka ng ganun, parang nahihiya ka ulit. So ang tendency, hindi mo na siya tatry. 'Di ba? Imbis na susubukan mo sana, and 'yun naman pala dapat 'yung pinakang ano mo, kumbaga, para dun ka pala talaga sa vlogging, so hindi natuloy. Diba? Gawa nga nung mga nang-aalas ka sa'yo. So, para sa akin, guys, tuloy-tuloy nyo lang siya. Hayaan nyo yung mga nang-aalas ka sa inyo or sabihin natin yung mga nang-aasar sa inyo. Diba? Kasi sa una lang naman yan. So, patunayan nyo sa kanila na kaya nyo.
So pag napatunayan nyo, tatahimik naman yung mga yan. Diba? Kasi sa social media guys, ganyan talaga. So kailangan nating masanay sa mga ganyang klaseng tao. Okay, so yun lang guys. No? So wala na naman akong gustong sabihin. And enjoy lang guys. Kasi ako, status ko ngayon, monthly na ako kumikita sa YouTube. But hindi ko prioritize yung kikitain. So nagkataon lang talaga na nahook ako sa vlogging, and at the same time, hindi ko naman nakalain na makakarating ako sa ganitong stage ng pagbablog, which is I'm earning monthly and at the same time masaya ako. Lalo na natutulungan natin yung iba nating mga viewers sa social media. Diba? So kumikita ka na, nakatulong ka pa, and at the same time nakakapagbigay ka pa ng mahalagang informasyon sa mga viewers mo na alam ko na ito rin yung pinapangarap nyo someday na makatulong kayo sa ibang tao. Okay, so soon, for sure guys, makakarating din kayo sa ganitong stage. Basta huwag kayong titigil. Okay, so yun lang guys, salamat.